Magandang magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs at mayroon tayong magandang balita na tatalakayin ngayon. Ito po si Representative Franz Castro ay nag-hain na ng reklamo. Sabi po dito, ACT Teachers Solon, inireklamo Duterte sa korte dahil sa death threat. Yan. Kasi ito naman kasi si ex-President Duterte, masyadong maingay. Trinatrato pa niya yung mga opposition, mga makabayan bloc, dahil lang po sa confidential and intelligence fund ng kanyang anak na si Vice President Duterte. Tingnan natin po kung anong klaseng reklamo ang pinail ni Congressman Castro sa korte. Inireklamo ni ACT Teachers Representative Franz Castro sa Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Duterte matapos di umano pagbantaan ng ex-president ang kanyang buhay sa programa ng SMNI. Yan po, marami. Nag-viral po yung video na yan, mga kababayan. At marami ang nagkomento. So sana nga, hindi na po gagawin ni PRRD ang mga ganyan, mga pagtratrato sa mga kalaban niya sa politika. Nawalan lang ng, ano, tinanggal lang yung CIF ng kanyang anak na si Vice President Sara sa Kongreso. Tapos nagbabanta na sa mga ibang tao, sa mga taong tumutol sa CIF ng kanyang anak. Ito po yung video, mga kababayan, na dinilit ng isinimay tungkol po sa mga pahayag ni former President Duterte. Panoorin po natin para mayroon tayong reference. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Hindi po maganda yan. Dapat hindi na po nakikialam itong si PRRD sa mga gawain ng mga hindi na niya nasasakupan tulad ng Kongreso. Dati nasasakupan niya yung Kongreso nung siya po ay presidente pa lamang. Pero ngayon, since ex-president na siya, siya na po ay isang private citizen. Dapat hindi na po nakikialam sa anuman sangay ng gobyerno si President or ex-president Duterte. Martes nang ihain ng progresibong mambabatas kasama ng mga abogadong sina Attorney Lavinia, Attorney Domingo at mga iba pa. This is about accountability. Si President Duterte has gotten away with so many things when he was president kasi may immunity siya from suit. First time we're holding President Duterte, former President Duterte, accountable for his actions in a Philippine court. Ito ay pagsusubok sa judicial and prosecutorial system natin.
kung gaano ka-epektibo o hindi ka-epektibo ito. Samantalang mga kaibigan, tinawag ni Attorney Salvador Panilo, yung former spokesperson at legal counsel ni PRRD, na ito po, itong kasong ifinile ni Congresswoman Franz De Castro ay isang propaganda po lamang at wala pong basihan. Ang reklamong paglabag di umano ni Digong or ex-president Duterte sa Article 282 of the Revised Penal Code. Kailangan po harapin President Duterte or ex-president Duterte ang accountability sa matinding pagbabanta sa buhay ng isang mambabatas na katulad ni Representative Franz Castro. Noong 10 ng Oktobre ng taon ito, noong nakapanayam ng may-ari ng SMNI na si Pastor Quiboloy, si ex-President Duterte, tungkol sa pambubusisi ni Castro sa controversial na confidential funds ni Vice President Sara Duterte na kanyang anak. Sinasabing nagmula ang death threats ni Digong rito, mga kababayan, habang binabantaan ang Makabayan Black lawmaker kaugnay po sa isyo ng CIF. Sabi po ni Rep. Castro, sinasabing nagmula ang death threats ni Digong habang binabanatan ang Makabayan Black lawmaker kaugnay ng isyo. Anya, si Castro raw ang magiging unang target ng confidential funds ni VP Sara. Burado na po ang video sa SMNI, mga kababayan. So, swewen natin. Sana po patas ang paglitis itong kasong inihain ni Franz Castro, representative, sa hukuman or sa korte. So, subaybayan po natin, mga kababayan, ang isyong ito. Salamat po ng marami. Again, George Sar Vlogs, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa ganon ay ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po ng marami.